So game ka na ba? Yeah. Alright, welcome to the new teaching series. We call it The Power of One. Tell the person next to you, The Power of One. Ayan. Hindi yan kilikili power, pero aalamin natin ano yung power of one. There is a power in one invitation. There is power in focusing in one-on-one or one-to-one discipleship. There is power in one team Jesus. No? For the first part of our teaching series, no, we will talk about this morning about part one, team Jesus. No, we'll talk about team Jesus, but the question is, are you purposely hooked? Alam niyo, during the early times, sabi nila, may mga kwento-kwento because during the Roman Empire, after Jesus ascended to heaven, and the apostles started their move to make a dent in the universe and started Christianity and evangelize and make disciples. So people are afraid of the Roman Empire. So mga Roman soldiers, so they don't tell other people na, hey, I am for Christ, I'm a Christian. So what they do is, when they greet each other daw, they draw something doon sa sand, like this one, fish or ictus, no? They draw something sa sand, and that means na, hey, I'm a Christian. Are you a Christian? So, pag di mo naintindihan yung code, eh, hindi ka Christian. Yeah? So, bakit nila napili yung fish? Because Jesus himself told them to be fishers of what? Fishers of men. Fishers of souls. No? The question is, just like Paul, just like Peter, just like the early disciples, are you purposely hooked? No, nakakagat ka ba doon sa paain, no, sa inilatag ng Panginoon sa atin, no? And this morning we talked about last Friday we ended our 5-day prayer and fasting. Congratulations for those who lose weight. And it was a fun, right? It was a fun every night. Imagine every night we've been meeting 7 o'clock. Every night sa Zoom, and then kung di nyo napanood, panoorin nyo sa YouTube, pwede nyo panoorin, and it was fun. It was a sharing of ideas, iba't ibang topics, no? Talk about anger, talk about the love of God, we talk about last Friday night, yung pinaka last night nito, we talked about handling our Father's business, no? The question is, for today, are you minding our Father's business? Are you part of my team? Jesus is asking us, are you part of my team? Are you purposely hooked? During the time na sikat yung Twilight movie, di ba? May question, ano ka ba? Team Jacob ka ba o Team Edward? Kasi may dalawang nanliligaw kay Bella. No, si Jacob at saka si Edward. Ito mga kabataan, nag-create sila ng ano, sa social media. It's a social media craze during those times that others like Jacob for Bella and others like Edward for Bella. Diba? So, nung araw, siguro like what, 5-10 years ago, sikat na dalawa lang ang i-identify mo sarili mo. Team Jacob ka ba? Or Team Edward? No? Pero, alam nyo, buti na lang hindi tayo Team Jacob or Team Edward kasi mga vampira yan, tsaka lobo eh. Diba? Sabi mo sa katabi mo, we're Team Jesus. Right? We're not part of Team Edward and Team Jacob because Edward and Jacob didn't die for you. Amen? Why would you waste your time for these fiction characters, no? Samantalang merong isang true-to-life character who died for you. And this morning, let's talk about being part of Team Jesus. You have your what they call this bulletin with you. If you will open that, there are those blank spaces. Now, we would like you to fill up, no? In Matthew 28:18-20, just as Tita Fe read a while ago, no, it says here, Jesus commanded us to what? He commanded us to make disciples, baptize people, teach them to obey. That is the most significant commandment of God when He ascended in heaven. Di ba importante ang huling bilin kapag kami umaalis? Halimbawa, mayroon nasa deathbed.
Sabi ng yung tatay o yung nanay o lolo o lola, oh, ikaw kaya, ikaw na, bahala sa tsinelas ko, ha, pinapamana ko na sa'yo yan. Ay, syempre, alagaan mo, hindi mo gagamitin yung tsinelas na yan dahil minana mo pa yan sa lolo mo. Di ba? So, importante sa atin ang huling bilin. Ganun din ang Panginoon, ito ang huling bilin niya before He ascended to heaven. Hindi niya sinabi na magpatayo kayo ng maraming simbahan, hindi niya sinabi na i-culture niyo yung garden, ayusin niyo yung courtyard, hindi niya sinabi umili kayo ng kotse. Ang sabi niya, make disciples, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teach them to obey. That is very important. We must put that in our hearts. In fact, our denominations, mission is what? To make disciples of all nations. 3 million Nazarenes around the world, 163 countries. 3 million Nazarenes around the world. They put this in their heart that whenever they sleep, they breathe, they eat, whatever they do, they will make disciples, they will baptize people, and teach them to obey the Lord Jesus Christ. In John 17, Jesus prayed to the Father about completing the work He has been given. That is making disciples. This work was important because the message of the gospel needs a what? No? Ang gospel, ano ang kailangan niya para makarating sa mga tao? He needs a messenger. That messenger is you and me. Tayong dalawa yun. Tayong lahat yun dito sa simbahan. Kailangan niya ng mensahero. Eh teka, makapangyarihan naman ng Panginoon. Diba? He can give the message whenever, wherever He wants. Because He wants to bless your heart as a messenger. He wants to bless the heart of the people who will receive the message. And He wants us to bless His heart through our obedience. Right? Diba sarap ng pakiramdam? Pag sinusunod ka ng anak mo? Kapag obedient ng anak mo? Right? Ganun yung nararamdaman ng Panginoon. Diba? Sasabihin sa'yo, go daddy, go mommy. Right? Excited ka. Right? Nagulat ako dun. We embrace Jesus' claim that the forces of blank will not blank against the blank. Ano iba yung mga blank na yan? We embrace Jesus' claim that the forces of evil will not prevail against the church. If this is true, why are there so many churches are not prospering? If this is true, why are so many churches are splitting, dividing? No? Nag-aaway. Why? Because the people inside the church allowed the devil to prevail. But the Jesus claim, kung panghahawakan lang natin, and if we will allow the Holy Spirit to lead us, to lead this church, not a person, not a group of person, but allow the Holy Spirit to lead this church, obviously, Jesus will always prevail in this church. Nobody can touch us, even the devil. Right? But kung divided tayo, we are not part of the team, easily, bubulungan lang yung katabi mo. Alam mo naman yung katabi mong yan. Mabait lang yan ngayon, Sunday kasi. Bukas, sisiraan ka na niya sa Facebook. Naniwala ka naman. No, the devil will always confuse you. The devil will double time dahil you are thriving. As a family, you are thriving. You are looking forward for a beautiful life with the Lord. As a church, you are thriving. So, saan ako pupunta? Wakang devil. Pupunta ako dun sa mga taong sawi na, na wala ng pag-asa sa buhay, at ang gusto nila, araw-araw ay mamatay sila. Tropa ko na yun eh. Diba? Kung akong devil, ba't ako magda-double time doon? Akin na yun. Magda-double time ako dito sa LA Phil na. Sisirain ko bawat pamilya nyo. Sisirain ko leadership nyo. Sisirain ko kayong lahat para mag-iwahiwalay kayo, mag-scatter kayo, and live a miserable life. But here's the thing. We must embrace Jesus' claim that the forces of evil will not prevail against this church. Amen? Let's give the best clap offering for God for that. You see, the church is supposed to be a winning team that moves forward and crushes our opponent's strongholds. When I was called to be in this church, it is in my mind, it is in my heart, I will not lose. I will win. I will win this with
with these people, I will win with Jesus because that is my calling. Hindi, pupunta ka dito, nakalug mo ka kung ganun. Ano mo, kailangan niyo ba ng pastor? Sige, sali na ako dito. Hindi. Dapat chin up, heads up. Dapat may courage. Dapat matapang tayo. We need to go forward and save a lot of souls for Jesus here in the greater Los Angeles area. There are millions of Filipinos living around in the at least 10 miles radius of this church. And they need Jesus. And we need, no, to obey Jesus' command to make disciples of these people. What is the point of power of Jesus? No? Alam nyo, ang unang-unang parte kung saan mo makikita na merong Jesucristo sa libro, hindi sa New Testament, sa Genesis 3:15 pa lang. No? Meron ng revelation na may parating na Jesucristo. Bakit? Sabi dito, Genesis 3:15, I will put enmity between you and the woman, and between you, between your offspring and her offspring. The Lord is talking saan? Sa snake. Diba? Sabi niya, he shall bruise your head. Sabi ng Panginoon sa snake, he shall bruise your head. It's pertaining to Jesus. Sabi niya, and you shall bruise his heel. You will try, but you will never succeed. Amen? In Romans 16:20, the God of peace will soon crush Satan under your feet. Kita niyo yung connection ng old tsaka new? Sabi ni Pablo, sinulat niya, no, the God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Here's the thing. We need to understand that Christianity is a team sport. Amen? We love sports. We love basketball. In fact, Filipinos are basketball crazy. Although hindi nakapasok ng Clippers at saka yung Lakers na by default yun ang ating team because we live in Los Angeles. Pero okay pa rin, di ba? Lamang naman yung Western champions natin na Phoenix Suns. We love sports. We love sports. Ang Pinoy, sports crazy. No? Enable for us to identify our church, our team, Jesus. Christianity is like a team sport. The church is God's team. Meron tayong kalaban at hindi iyan yung katabi mo. Ang kalaban natin ay enemy na kumbaga spiritual forces na dapat natin na pinagpipray at pinagfa-fast. Today, some Christians think that they can make disciples best without the church. Hindi ko na kailangan ng church. Anyway, God is everywhere. Correct? But, here's the thing. Some Christians, they feel the church, no, the corporate body, tayo yun, doesn't hold up its end. Mahina naman ang church, madadamay pa ako dyan. At least ako, on fire kay Lord, ako na lang mag-isa. Because of this, they are sometimes tempted to quit the church and go to the Christian life alone. A lot of people who are watching us sa Facebook at sa YouTube, probably they don't wanna join the church because they had a bad experience sa church. In fact, pagdating namin dito sa Amerika, we never looked for a Pinoy church. We went to Shepherd of the Hills, no, dito sa may Rinaldi. We stayed there for many years until we founded, no, a church, until we planted a church, which is A1 Church of the Nazarene. Then we joined New Hope NAS, and then we went here in La Fille NAS. But the thing is, we don't want to join Pinoy church. Why? Because Pinoy churches, madaming chismoso at chismosa, sabi nila, hindi ko, chismis lang naman yon. Madami daw pakialamera sa buhay, madami daw naninira, madami daw ano, tapos ang dami daw nangungutang, ang dami ng gugulang, ang daming ng, ano, ng pera, whatever. Madaming chismis about Pinoy Church. So, para walang gulo, walang stress sa buhay, and we are focused on, you know, for going for the American dream, let's go to an American church. Here's the thing. We grew so much in that American church. We spiritually, yes. We learned a lot from that American church. But here's the thing. That is not our team. That is not our team. Right? Iba pa rin. Sabihin mo, o sali ka, dito ka sa LA Lakers. Wow, part ako ng LA Lakers. Pero hindi. Mas masaya ako kung maglalaro ako sa Barangay Ginebra. Di ba? Iba eh. Iba yung feeling.
Iba, wow, US citizen ka na, you play for the Olympics. Team USA, kakampi mo si Kevin Durant, si Booker, iba? Big time. Hindi, iba pa rin kung maglalaro ka sa Gilas, Pilipinas. Amen, di ba? That's why we thought of this. And we asked the Lord, Lord, are you calling us to do something? Here's the thing. Specifically, sabi ng Lord, open your house. Magkaroon kayo ng Bible study. And then we're excited about it. Here's the thing. Ang ma-attract ko lang naman, kapwa ko, kakulay ko, parehas ng ilong ko. Right? And that is when the calling began at in-embrace ko yun. I realized that I was part of the problem because I don't want to be part of this group, of this cultural group, because there are a lot of cultural mistakes and flaws. Pero here's the thing, God is calling me to be part of the solution. If ever I can lead a life group or eventually a church who will become a standout, a Filipino church who will stand out in a sense that here in this church, papatunayan natin na hindi tayo chismoso, hindi tayo chismosa. Here in this church, papatunayan natin na tayo ay nagmamahalan, hindi tayo nagsisiraan. Here in this church, babasagin natin ang crab mentality. Instead, magiging compassionate tayo at aanihin natin ang bayanihan spirit. Here in this church, lalago tayo sa pamamagitan ng Panginoon na pag nakita tayo, masarap sumama sa iyo. Kasi Christian ka na, Pinay ka pa. May barbecue ka pa pag Sunday. Walang barbecue. Walang barbecue ngayon, ha? Chips and salsa lang tayo. Second Sunday, eh. Ligawan niyo si Pastor Bong para may barbecue. Here's the thing. Because of this, they are sometimes tempted to quit the church and go to the Christian life alone. And I experienced that. It's our time. It's our time to rise up. It's our time to prove to Jesus that we can do the biblical principle, not the Pinoy cultural principle. Amen? You see, but Christianity is a team sport. Yes, no matter how gifted or talented an individual is, kahit na LeBron James ka pa, kahit na Booker ka pa, kahit na si Chris Paul ka pa, you see, you need to understand, he or she, tayo, we need the church to be able to successfully make disciples and be a disciple. Teka, sabi naman ng Lord, you make disciple. You teach them to obey. You baptize. Di ba ikaw ang kinakausap? No. You're getting it wrong. He's talking to the church. The entire body. Ang sabi niya, mag-team up kayo. Kasi wala kayong magagawa kung isa ka lang. Di ba sabi ng Biblia, kung mag-isa ka lang, malamig. Pero pag dalawa kayo, may init. Pagka yung mag-asawa, two-braided lang, yung dalawang strand, pinalupot mo yan, mas titibay. Pero lagyan mo ng third strand, which is Jesus Christ, mas titibay. Diba? Pagsama-sama tayo, may kasabihan tayong mga Pinoy. Yung broomstick na gawa doon sa tingting ng kawayan na galing sa palapa ng nyog, pag pinagsama-sama yan, isa lang, putuli mo, putol yan. Pero pag sinama-sama mo, nagbungkos yan, gawin mong walis tingting, kahit anong bali mo dyan, hindi mo babali. Dahil sama-sama tayo. You need to understand that because a go it alone or a lone ranger Christian, na itong philosophy na to ay unbiblical. Amen? So kung sasabihin mo sa sarili mo, kagaya nung ginawa ko noon na, anyway, I'll do it alone. Kaya ko na to. Anyway, Christian naman ako eh. So gagawin ko, pa-disciple, pa-pitik-pitik, kasi para masunod ko yung sinabi ni Jesus, I will not be part of any church, pasimba-simba lang kung saan ako tawagin, kung saan ako nandun. Pero here's the thing, He wants you to be part of a family. Iba ang sarap, masarap ang may pamilya. Right? Minsan, taken for granted natin yung family natin. Kay pangit man yung family natin o maganda yung family natin, mahalin natin ang family natin. Kasi familia yan eh. Imagine mo yung mga tao na lumabas sa mundo na walang pamilya. Walang ama, walang anak, walang asawa, wala lahat. Diba? Wala silang tatay, wala silang nanay, nabuhay sila, orphan. Tapos tumanda sila, wala silang asawa, wala silang anak. Imagine mo, mahirap ang walang pamilya. Right? Kaya kung may pamilya ka ngayon, i-treasure mo yan. Dahil pinagpala ka ng Diyos.
Same thing with the church family. The church is a part of God's design for making disciple making. In Matthew 16:18, it says here, "I tell you, you are Peter." Kinakausap niya to. Kinakausap niya si Pedro, si Jesus. Kasi red letter words, di ba? Sabi niya, "On this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." He's talking to Peter. Kaya yung mga kapatid natin na Katoliko, they claimed that Peter was the first pope. In fact, nagpatayo sila ng St. Peter's Basilica na buhay pa hanggang ngayon. Alam niyo yung St. Peter's Basilica ay pinatayo during the Spanish time na na-conquer pa tayo. Alam niyo yung indulgensya na kinokolekta ng mga praile, diyan na pupunta para ipatayo ang St. Peter's Basilica na pag-aralan namin sa history of the church. Nagulat ako, wow, may connection. Meron pala kami diyan na ano no, na parte na isang biga or isang kolom diyan parte ng Pilipinas pinadala namin na pera. Here's the thing. Ang kala ng mga kapatid nating Katoliko, si Pedro, kasi nga Pedro, Peter means rock, Petra. So akala, itinatag ang simbahan ng Katoliko, yung ibig sabihin ng Catholic Universal, Universal Church, itinatag sa pangalan niya. They need to understand, we need to understand that the true rock of salvation is Jesus. And the church was founded kay Kristo. Diba? Kasi Jesus clearly tells us who is going to crush the gates of hell. Ito yung mga forces of evil. Kahit kailan, mahihirapan gawin ni Pedro mag-isa yan. Pwedeng i-crush ni Pedro ang hell sa pamamagitan lang ni Jesus. In fact, when Peter repented to Christ after denying him 3 times, even his shadow can heal a person. Ganun siya naging powerful. Is he powerful because he is powerful? No, he's powerful because Jesus is with him. In fact, you are powerful because Jesus is with you. Mag-ingat kayo, do not claim. Tamo, sister, pinag-pray kita. Sabi ko na nga, ma, meron akong bulong eh. May kapangyarihan ako na... Teka lang, ginamit ka ng Panginoon. Power niya yun. Do not take the glory. Amen? Here's the thing. Who's the one that is going to win the battle? Yes, tama yung mga kapatid nating Katoliko. Peter himself, he won the battle, but because of Jesus. That, in fact, the 12 disciples, no, won the battle. They started a crazy movement, Christianity that made a dent in the universe. And up to now, yan yung pinaninindigan natin. They won the battle. But here's the thing. It's our time. The church will win the battle. Amen? Some parts of our faith can be accomplished on the individual level. But much of what the church is supposed to do can happen only when we function as a team. We can win only as a team. You can never ever win as one person. No? We can make disciples only as a team. You cannot make disciples as one person lang. You need to be part of a team. We need each other. The Apostle Paul uses the human body to illustrate this principle. Now, in fact, ginamit ni Pablo ang katawan ng tao para mapaintindi sa kanyang sinusulatan na teka, sama-sama tayo sa isang katawan. We are one body. Just as each of us as one body with many members, and these members do not all have the same function. So in Christ, we who are many form one body. And each member belongs to all others. We have different gifts according to the grace given us. If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith. If it is serving, let him serve. If it is teaching, let him teach. If it is encouraging, let him encourage. If it is contributing to the needs of others, let him give generously. If it is leadership, let him govern diligently. If it is showing mercy, let him do it cheerfully. Romans 12, 4 to 8. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, get on the team. This church is rebuilding a team. We are in the process of rebuilding a team. Imagine if you guys here, no, itong dami nyo, probably you're 50 persons here.
Itong dami nyo. If you will make use of the power of one, in the next 2 Sundays, we will be 100. Just invite. Simple mathematics, right? If you will just get on the team, hindi po madali mag-viral. Hindi po madali mag... hindi po madali na... I'm sorry, madali lang pala na mag-viral. Gawin mo lang yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Kasi ang daming bagay nagba-viral kung ano-ano eh. Diba? Paano pa kaya ang salita at pag-ibig ng Diyos? The Bible makes it clear that although the church is made up of individuals, we must work together to succeed. We need each other. Tiyan mo yung katabi mo. Kailangan mo yan. Right? But, you need to understand, you need to follow Jesus, hindi yung katabi mo. You need to follow Jesus, not the pastors, not the leaders. The church team is also important because no one person has all the abilities, gifts, and wisdom of Jesus. A lot of churches are failure because the senior pastor thought that he has the fivefold ministry in his hands. Siya ang apostle, siya ang pastor, siya ang evangelist, siya ang prophet, siya ang teacher. You need to understand that all these gifts are scattered sa ating lahat. At bilang isang leader, ang goal mo is to develop the leaders around you. What are spiritual gifts? You see, binanggit natin kanina, binasa natin to, no? If it is prophecy, prophesy. If it is teaching, teach. Diba? A spiritual gift may be defined as a special attribute given by God. Sa'yo lang binigay. Gift yan, regalo sa'yo. According to God's grace. Grasya yan ha, hindi dahil you deserve it. Now, to enable Christians to serve the body of Christ. No? So this gift is for you to use to serve the body of Christ. Hindi yung binigyan ka ng regalo, you were given a gift, and you will just put it inside the cabinet. You need to use it. Here's the thing. Ito yung problema ko pagdating ko dito sa US. Kasi hindi naman kami lumaki ng mayaman eh. No? Para makabili ka ng 2,000 pesos na sneakers, kailangan hihintay mo pa yung may bonus ka sa trabaho, di ba? Yung 13th month pay, doon ka lang bibili yan. Hindi ka makakabili ng basa-basa na gusto mo. Dahil nung araw, hindi pa nga usong credit card eh. So you need to pay it cash. Right? Here's the thing. Pagdating sa US, bumili ka agad ako. Ang mura eh, sa Ross. 3 sneakers, Adidas, iba-ibang kulay. Kasi pangarap ko yun eh. For 3 years, hindi ko ginamit. Tinabi ko lang sa cabinet. Honestly, tanong yung asawa ko, tinatanong niya, bakit may maginagamit itong binili mo? Kasi excited siya, bagong dating kami, pinag-shopping niya kami. Di ba, James? Ay, pinag-shopping na ba kayo ng daddy niyo? Excited siya, pinag-shopping niya kami. Di kami naman, no? Bili kami, ganyan, bili kami ng bili. Ang problema, nanginayang ako magasgasan. Nanginayang ako madumihan. 3 taon, nung bago ko siya, tinitingnan ko lang sa araw, ang ganda ng Adidas. Pinipicture ako pa, nalagay ko sa Facebook para ingitin ko yung mga kaklase ko nung high school. Oh, bumila ako Adidas. Di ba? Here's the thing, after 3 years, lumutong. Hindi ko na pakinabangan. Sayang, di ba? Gift yun ng asawa ko, hindi ko na pakinabangan. Here's the thing, may gift sa'yo ang Panginoon. Huwag mong itago, lulutong yan. Hindi mo pakinabangan. Sayang. Di ba? Gamitin mo agad. Ang dami ditong pangangailangan sa simbahan. Magtanong ka lang kay Pastor Bert, Pastor Tim, kay Pastor Bong, diba, sa mga board, anong kailangan? Diba? Sabi ko nga eh, kung lahat ng member natin, parang si Sister LB kitikite, lahat gagawin, ano pa next na gagawin natin? Ano pang next? Ay, patay na! Puputok tayo dito sa LA. Imagine mo, lahat tayo ganon. Diba? Excited kung anong next na gagawin. So, imagine nyo, kung lahat tayo maglilingkod sa Diyos. Lahat na nakaupo dito. Diba? Imagine nyo maging workers. My goodness, you will create a dent here in LA. And someday, no, our generation here in LA Filness will be known, no, as the golden years of LA Filness. Ayaw nyo ba noon? As sasabihin ng Panginoon, well done, my good and faithful servants. Welcome to my kingdom.
Diba? Pagpatay ka na, nakaburol ka dito. Malamang marami sa atin, buburol dito. Diba? Tapos umiiyak yung mga tao. Naku, napakabait ng taong yan eh. Nabubuhay yan eh. Diba? So, diba, masarap pakinggan na may nagawa ka para sa tao. Hindi para ikaangat mo, kundi naiangat mo ang pangalan ni Kristo. Amen? We need each other to fulfill Christ's command. Kailangan natin ng isa't isa. Though we are responsible to disciple those God brings across our paths, we were never intended to do it all alone. Dapat may kasama ka. Working as a team, help us to keep Jesus first and avoid exalting one player's importance above another. If we work as a team, walang bida. Kasi team tayo eh. Right? Pero kapag ka mag-isa ka lang, ikaw bida. Kasi mag-isa ka lang eh. Angat na angat ka eh. Diba? Imagine nyo, ako lang marunong mag-preach. Eh di angat ako. Diba? Pero if I will develop the leaders around me and give them the pulpit to them, and then we will have a lot of preachers. Makapag-bakasyon ako. Wag muna. Di ba? I mean, we need each other. We need to work as a team. We need to understand, we need to think about the believers who surround you. Someone you know, you could do the following. Ano yung pwede mong gawin sa proseso ng discipleship? Ang dami. Una, imagine kung sama-sama tayo, there are people who can help others locate Bible passages that shed light on a subject. Because I'm a person who can contribute sa church na I'm a very good sa mechanical things. Okay, sira yung electric fan, gagawin ko yan. Sira yung aircon, gagawin ko. Magaling ako dun eh. Pero hindi ako magaling mag-explain ng Bible passage. No? Pero may isang tao naman, marunong mag-explain. And then we are a team, right? Kasi I cannot do things na pwedeng gawin ninyo. You cannot do things na pwede kong gawin. We complement each other, right? Imagine mo kung one-sided lang. E di, yun at yun lang ang gagawin natin. Kung ano yung strength ko, yun at yun lang. Araw-araw, ano, nakakasawa. Pero kung marami tayong flavor, maraming putahe araw-araw. Para kang sumali. Diba ang sarap sa church, parang buffet? Madami kang pwedeng kainin. Madami kang pagpipilian. E kung araw-araw, Japanese food. E kahit naman gano'ng kasarap yan, kung araw-araw, nakakaumay. Right? We need to, somebody can give empathy and encouragement when someone is struggling. Not everybody can do that. Not everybody has a listening ear. Right? But if you are one of that, you are part of the team. Kailangan ka dito. You know, some share their wisdom and how God helped him or her work through marriage or parenting problems. There are people who are gifted in counseling. Diba? Presensya pa lang, nakakalma ka na eh. Kaya pag nakakausap ko itong tao na ito, nakakalma na ako. Parang wala na akong problema. Hindi pa nagsasalita yun, ha? Right? Because that is a gift. There are people serve as a good host. Right? In fact, we are called to be all, no? A good host. Kaya nga sabi ko sa workers, di ba? Sabi ko, make sure na kapag dumating dito mga tao, lahat nakangiti, lahat welcome, lahat kakamayan, lahat i-embrace, may ngipi na wala. Lalaki, babae, bakla, tomboy, may ngipi na wala. Welcome dito. Amen? Because we are a good host, because our God is a good host. Amen? And how about somebody can organize a service project? Hindi lahat tayo magaling na leader, magaling na organizer. There are people who are gifted in that way. Right? How about others in the church, no? People do all these things to cooperate with God in making disciples. Here's the thing. There's still need. Okay pala, pwede na palang tumakbo yung simbahan eh, na masasama-sama lang tayo. There's still a need for a pastor. No? But pastors, no, does not need to feel as he must have all the wisdom, skills, or answers. Because corporate effort, no, nothing beats corporate effort. Pagsama-sama tayo. The pastor can be real about his struggles because the solutions are not going to be found in him. No, pwede maging totoo yung pastor. No, madami ako nakilalang pastor na nagtatanong sa membro, anong pwede kong gawin sa'yo? Ay, pastor, pag-pray mo ako, may sakit ako. Oh, sige, pag-pray kita. Mag-aas pa mga pastor kasi basic yan eh. Right? Oh,
gusto mong pag-pray ko sa'yo. Pero nagugulat ako, maraming pastor, ha? Pag sila nagkasakit, hindi nila sinasabi sa church. Oh. Pag sila may kailangan, ayaw nila sabihin sa church. Kasi they don't wanna look at na parang mahina, weak, or in need. But here's the thing. Kung ang negosyo mo, nagtitinda ka ng siopaw, pinapakain mo sa tao, ikaw, ayaw mo kumain ng siopaw. Ang negosyo mo, nag-a-ask ka ng prayer, pinagpipray mo sila, pag kailangan mo ng prayer, magpa-pray ka. Kasi benefit mo yan eh. Di ba, mas lamang ka pa nga, ikaw lang, mag-isa lang magpipray. Pag ikaw nangilangan, oh, masakit ang likod ko, inaatake na naman ako ng gout, oh, madami magpipray sa'yo. Right? Kasi ang pastor magiging pretentious kasi he felt that na siya ang leader ng church. We need to understand, ang pastor, hindi leader ng church, ha? Ang senior pastor dito, si Jesus. Amen. Hindi yung pastor. Right? Ang pastor, mahina din yan. Di ba? Nagkakasakit din yan. Nagkukulang ka rin. If you started, no, to show people na Superman ka, that's when magsisimula ang pagbagsak ng simbahan. Kasi people will look at you as Superman. Pag na-fail mo sila, hindi mo sila napansin, hindi mo sila napagbigyan, sigurado, tatampo na, aalis na ng simbahan. Right? Pero kapag nakatuon ng tao, ni-lift up mo si Jesus, at nakita nila na isa ka sa kanila, na mahina ka rin, then, maintindihan nila na ang power nang gagaling kay Jesus, hindi sa pastor. You see, the pastor is not making disciples who follow him. He's making disciples who follow Jesus. Amen? What abilities and gifts do you have that can help others be like Jesus? Even the kids are part of the ministry. Right? Even the, kung yung mga bata kumakanta para sa inyo, na nasa tono, ha? Gulat nga ako, nasa tono sila. Yung mga bata naglilingkod para sa Panginoon, paano pa kaya tayo? Anong excuse mo? Right? In fact, no, in line with this discipleship series na gagawin natin, naka-inline sila sa kanilang teaching. Ang kanilang series is about respect. Imagine mo, sa mo gustong dalhin yung anak mo para matuto ng respect, nakulang dito sa Amerika. Eh, dalhin mo sa church. 4 na linggo, pag-uusapan nila ang respect. At merong practical application. Now, in fact, one of the practical application of discipleship is Malaya. I'd like to introduce to you si Malaya. Si Malaya, no, ay binili natin doon sa yung project na binubuo siya. So bubuuin siya, no? Tapos bibigyan mo siya ng pangalan. May birth certificate to, ha. Ang buong pangalan niya Malaya Lafilnas. Malaya means freedom, standing for we are all free for Christ, right? So, para saan si Malaya? Si Malaya, madami siyang damit dito sa loob. Di ko napapakita. Yeah, madaming damit, no? Panlalaki, pambabae, madami siyang mga achuchucho, tapos meron siyang logbook, meron siyang Bible, no, kompleto. Okay. Bawat linggo, ang mga bata bubunot kung saan pupunta si Malaya for 7 days. For 7 days, every day, pipicturean ng bata kung anong gagawin nila with Malaya. May bag yan, may kasamang bag. So pupunta sila halimbawa sa mall, kasama niya si Malaya. Magba-vlogging sila. Papanoorin natin yan dito. Ipicturean nila, we're at Northridge Mall. Hi, I'm with Malaya. O natutulog kasama si Malaya. O kaya kumakain. Pero hindi lang yun purpose. Specifically, i-instruktan sila ng mga teachers natin sa Sunday school na every night, babasahan nila si Malaya ng 1 chapter. Kahit hindi nila naiintindihan yung binabasa nila. Bakit? We are forming the habit. Right? Tapos, lilinisan nila si Malaya kasi discipleship, servanthood. They will make sure na si Malaya malinis palagi, maayos, kasi madami pang bata ang mag-uwi sa kanya. Naintindihan natin. So, ibig sabihin, if we're teaching our kids discipleship, how much, no, tayong mga matatanda. You see, discipleship is costly. Mabigat yan.
Mabigat yung panawagan ni Kristo. Ibig sabihin ng discipleship, iimbitahin mo sa simbahan. Pag walang pamasahe, bibigang pamasahe. No? Naalala ko noon, yung nag-disciple sa akin, papamasahiyan niya ako kasi estudyante lang ako eh. Papakainin niya ako sa Wendy's, yung salad na mataas, pinatataas niyo. Kasi doon ako interesado kasi libre na akong pagkain, di ba? O di nagpapadisciple na ako, dadali niya ako sa church, makikinig kami sa mga sermons and everything. Bibilan niya ako ng tape, papuri tape. Uso pa noon. Bibilan niya ako ng mga Ed Lapis preaching series sermon. Papakinggan ko yung sa Walkman ko. Costly. Bibilan niya ako ng mga books. Binilan niya ako ng Bible. Every time na may gagawin, gumagastos siya. Discipleship is costly. In fact, hindi ko nakita yun na discipleship. Kala ko bading siya eh. Kasi sobrang bait niya sa akin eh. Hindi. Yung pala dinidisciple niya ako. Mabait pala talaga siya. Alam mo, sinusunod niya lang pala tagal si Chris. Sabi naman, sama na ugali ko. Pinagdudahan ko pa siya. But unusual naman yung kabaitan ito. Di ba? Naka-graduate na ako. Binila niya pa ako ng necktie para pag-interview ko sa promotion ko. Alam mo yan, lahat, everything. No? So, yun yung discipleship. Costly. Di ba? Yun yung tinuturo natin sa bata. Na magpasensya sila, alagaan nila si Malaya, linisan nila, basahan nila ng Bible, mag-logbook sila, mag-vlogging sila, mag-picture sila. Paul told us in Ephesians 2:10 that we are God's masterpiece and that He served us for good works that He planned for us to do. We have all roles we have been gifted and shaped to fulfill. Too many believers do not understand that even the scars we've received from others and the ones we've given to ourselves can be used now for Jesus. Amen? Even yung pangit mong experience can be used by Jesus to be a discipler for other people. You need to understand, everyone can be used in the church no matter what their past is. So hindi mo pwedeng sabihin na, hindi ako pwede dyan kasi yung pangit ng buhay ko nakaraan ko. Aba, mas maganda nga yun. May kwento ka. Di ba? May kwento ka kung paano ka binago ng Panginoon. Amen? God used your gifts to help others be like Jesus. But what about your scars? Even your scars can be used by Jesus. Amen? What has God brought you through that could be used to disciple others. Ako, very effective ako to some people na who had a bad relationship with their father. Very effective ako dun sa mga kabataan na who became a working student because I was a working student before. Very effective ako dun sa mga tao na who struggle with cigarette smoking, marijuana and everything because I did that before. Right? Bakit ako effective dun? Kasi been there, done that. Tinuruan ako ng Panginoon. Saan ka effective? Yung pagkakamali mo before, dun ka effective. Kung magaling ka mangupit before, effective ka doon sa mga nangungupit ngayon kasi matuturuan mo sila na masama yun. Amen? Review. Jesus called us to make disciples of Him. Amen? Not ourselves. Every Christian has been given gifts to use for fulfilling Christ's command to go and make disciples. The church team offers variety of gifts and abilities to make disciples together. And with that, as I end, next week ko na itatackle to. No? As I end, I'd like to ask you, no? Are you purposely hooked? Are you part of Team Jesus? Alam nyo, napaka pinagpala natin kasi ang Diyos natin, napakabait. Ang Diyos natin, napaka mapagmahal. Kung meron man nagsasabi sa iyo na, bakit ang bait-bait mo na ngayon, di ka na salbahay kagaya ng dati. Eh, do not take the glory. Kasi sa totoo lang, salbahay naman talaga tayo. Bumait lang tayo kasi meron tayong mabait na Diyos. Bumuti tayo kasi meron tayong mabuting Diyos. Ngayon, tinatawag tayo ng Panginoon. No, to make use of that power of one. Di ba? Sabi natin, Lord, you are good. All the time, you are good. Pero titigil na lang ba tayo doon? We need to use that as an encouragement. Mabait ang Diyos ko, mabait ang Diyos ko.
So, nakakaya naman na wala akong gawin para sa Kanya. Although hindi ko matutumbasan yung blessings niya para sa akin, pero pwede akong may gawin para sa Kanya. Una, you need to acknowledge the power of one. No, as one team Jesus, tayo yun. There is power in that one. And another thing, there is the power of one. One person lang. I will not ask you to, dapat G12 tayo, ha? 12 ka, 12, 12, 12, 24, 36, hindi ganun. I'm not asking you to make disciples of many people yet, kasi that would be the byproduct, but I would like to encourage you. I will not force you and will never ever force you. But I would like to explain what the Bible is saying and encourage you, isa lang. Isa lang. Diba? Hindi yung isa, isang chicken joy. Iba yun. Isang kaluluwa lang. Sa loob na 7 araw, manalangin tayo. Sino ba yung pwede kong imbitahin? Text mo lang. Papuntahin mo lang dito. Diba? Eh, paano, Pastor? Kung di pumunta. Okay lang. Kasi inutos lang naman sa iyo is to evangelize and make disciples. Hindi niya inutos sa iyo na i-born again mo. Trabaho niya yun. Right? At saka tandaan mo, may free will ha. Pwede siyang tumanggi. Pwede siyang umuo. Ngayon, kung hindi siya pumunta dito, in-exercise niya yung bad side of free will. Pag pumunta siya dito, in-exercise niya yung good side of free will. Eh, paano, Pastor, pag pumunta dito, anong gagawin ko? Ha? Wala kang gagawin. Hayaan mo lang ang Panginoon. Hindi naman ikaw ang preacher, di ba? Hindi mo na problema yun. Hayaan mo ang Panginoon na mag-move sa puso nila. Tandaan nyo, lahat kayo nagsimula sa ganyan. Lahat kayo inimbita. Lahat kayo power of one. Imagine nyo, sa lahat ng inimbita ng estudyante ng profesor namin, ako yung huling-huli na tumanggap. Ako pa yung naging pastor. Imagine nyo, thousands of people na sharean ko na. Hundreds of people yung na-disciple ko. I gave birth to people who came to know Christ. Imagine mo yung power of one. At imagine mo yung ma-invite mo, yun pala yung magpapadami ng simbahan na to. Hindi mo alam. Allow the Lord. Huwag yung, kilala ko yan. Bata pa kami, hindi na talaga magbabago yan. Huwag mo ma-invite sa church yan. Marunong ka pa sa Diyos. Ikaw nga, inimbitahan eh. Di ba? Mag-imbita po tayo. There is power in one. Di ba? Kahit yung mga anak natin, mga apo natin, kapitbahay, kamag-anak, pinsan, na alam natin na wala namang pinupuntahan pag Linggo, subukan lang natin. Baka naman naghihintay lang. Oh, simulan mo sa, uy, may barbecue kami sa Linggo. Baka sakali, di ba? Natutuwa nga ako sa basketball team eh. Napaka-receptive nila. Tuwing magsasalita ako, nakikinig sila. Makita mo, nakatingin sa akin lahat ng mata. Sa akin, thank you yun eh. Pag nakatingin sa akin ang lahat ng mata at nakikinig, thank you yun. Ibig sabihin, papasalamat ako sa Diyos. Why? Because He's given me the opportunity. The opportunity to do yung tinatawag sa akin. Importante sa akin yun. May power of one. I'd like to ask everyone to please stand. Let us sing this song as a prayer for hearts. Let us acknowledge Jesus, His goodness. No? Napakabuti ng Diyos. Huwag natin palampasin. No? Mabuhay tayo na masaya, masarap, may kabutihan. Dahil mabuti ang Diyos natin. So umaga na ito, ipahayag natin yan, ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Sing this song again. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, Panginoon, ikay laging tapat, ikay laging tapat kung magmahal, at iyong kaawaan ay magmamalang.
Sinasamba kita, Panginoon. Taas natin ang kamay sa Panginoon, purihin natin siya. At Panginoon, tunay nga, Panginoon, ikay walang katulad. Tunay nga ikay higang pamanong ni Diyos. Hallelujah. Dakilang Diyos at Panginoon. Let's declare this morning, hallelujah. Ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos sa amin nagmamahal. Panginoon, napakabuti mo sa buhay namin. Ang dami namin na-receive na blessing sa iyo, Panginoon. Mula salvation, magandang buhay. In fact, nandito kami lahat, buhay, walang sakit, Panginoon, kahit may pandemic na madami na matay. Pinili mo na buhayin kami dahil may panawagan ka sa aming buhay, and that is to make disciples of all nations. To invite just one person next week and allow the Holy Spirit to move in their hearts. Dakila ka sa buhay namin, Panginoon. Sa umaga na ito, tinataas ka namin. Ikaw ang aming punong pastor, Panginoon. Ikaw ang buhay na Diyos na hindi po pinaglilingkuran, kundi naglilingkod sa pang-araw-araw sa amin, nananalangin para sa amin. Dakila ka sa buhay namin. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.